Tubig. Para sa atin, ito ang nagbibigay buhay. Pero para sa ilan, ito ang nagiging mitsa ng kanilang kamatayan. Ang sakit na ito ay tinatawag na water allergy. Ang ating mundo ay nababalutan ng 70% tubig at halos ganun din ang porsyentong mayroon sa ating katawan. Kaya naman para sa mga taong may ganitong karamdaman na ang mismong tubig na siyang bumubuhay sa atin ay kanila ding kalaban. Kapag nadikitan kasi sila ng tubig, sila ay namamantal o nagkakaroon ng pulang makating butlig sa kanilang katawan. At ito ay walang direktang maiturong dahilan ang mga eksperto, kaya hanggang ngayon ay wala itong lunas at isang misteryo. Isa lamang ito sa 5 kakaibang sakit na pag-uusapan natin sa video na ito, mga kamisteryo. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin dito sa Misteryo. Limang kakaiba at misteryosong sakit ang pag-uusapan natin sa video na ito, mga kamisteryo. Nauna na nga po doon yung water allergy. Pangalawa, ang laughing death. Madalas na kasabihan na ang labis na pagtawa ay ang pinakamabisang lunas sa kahit na anong problema. Ngunit ang pagkakaroon ng sakit na ito ay pinatunayan lang na ang kasabihan ay hindi laging tama. Sa buong kasaysayan ay may mga sawing palad na mga tao na literal na hindi huminto sa pagtawa hanggang sa sila ay malagutan ng hininga. Kung hindi sila inaatake sa puso, ay sila naman ay nauubusan ng hininga at namamatay ng nakatawa. Ang Moebius Syndrome. Ito ay kinikonsiderang sakit sa pag-iisip. Ito ay nakakaapekto sa kalamnan ng mukha ng taong may ganitong karamdaman. Wala silang kakayahang ngumiti, sumimangot, pati na ang mangirap, kaya naman ang kanilang itsura ay nananatiling iisa at tila ba wala silang ekspresyon at reaksyon na mababakas sa kanilang mukha. Naniniwala mga doktor na isa sa mga sanhi neto ay ang mismong kapaligiran o di naman kaya ay namamana. Ngunit ang mga eksperto ay hindi pa rin sigurado dito. Ang Blue Skin Disease. Napakabihira ng sakit na ito. Ngunit ganoon pa man ay naitala ang ganitong kondisyon sa bansang Amerika. Ang mga taong may ganitong karamdaman ay may kulay asul na balat. Ang ating katawan ay may molecule na natatagpuan sa ating red blood cells na siya ring responsable sa pagdadala ng hangin o oxygen sa ating buong katawan. Ngunit kapag ito ay nasobrahan, ito ay hahantong sa pagkakaroon ng balat na kulay asul. Ang isang buong pamilya ay naitalang may ganitong kondisyon sa Kentucky sa bansang Amerika simula noong 1800s hanggang 1960s. Walang lunas na maibigay ang mga siyentipiko at mga doktor sa pambihirang sakit na ito. Panghuli, ang porphyria o vampire disease. Nangyayari ang sakit na ito kapag ang natural na balanse ng kemikal sa ating katawan na tinatawag na porphin ay nawala sa balanse at kapag ito ay naglalabas ng maraming mga bilang. Ang ilan sa sintomas na ito ay ang pangangati ng balat, pangingisay at pagsusuka. Ngunit ang pinakamatindi sa mga nabanggit na sintomas ay ang pagiging sensitibo ng taong may ganitong karamdaman sa sinag ng araw. Sa oras na sila ay masinaga ng araw, nakapagdudulot ito ng pagkasira o pagkasunog sa kanilang mga balat, kaya naman tinatawag din ang sakit na ito bilang vampire's disease. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kamisteryo. Kung merong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.